Ang mga karagatan sa ating planeta ay nagtataglay ng maraming mga sikreto. At para sa mga nagdaang panahon, ang NASA ay nakatuon talaga sa pag-discover dito. Gumastos sila ng million of dollars sa research at exploration na kung saan nagpadala sila ng mga manned at unmanned submarine sa kailaliman ng dagat. Subalit, pagkatapos nito ay bigla silang uminto. Ang mission at pondo ay natuyo at ang NASA ay ibinaling ang atensyon nito sa malawak na kalawakan. Subalit, bakit nga ba sila biglang huminto sa pag-explore sa dagat? Sa kamakailang mga balita, iminumungkahay ng mga scientist na maaaring may natagpuan ng NASA sa mga karagatan na hindi nila gustong malaman ng publiko. Isang discovery na napakalalim at hindi ka panipaniwala na kung sa naramdaman nila na kailangan nilang ilihis ang atensyon mula sa mga karagatan at salip ay tumuon sa paglalakbay sa kalawakan. Subalit, ano kaya ang kanilang posibleng nahanap? Sa video sa ngayon, tutuklasin natin ang ilan sa kakaibang teori at susubukan nating tukuyin ang tunay na intensyon ng NASA sa ating mga karagatan. Bago tayo magsimula kapatid, shoutout nga pala sa mga kaibigan natin dyan na patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga nakamamanghang video. Kaya naman huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Ang National Aeronautics and Space Administration na mas kilala bilang NASA ay nasa forefront ng space exploration sa mga dekada. Pangunguna sa maraming groundbreaking mission na nagbigay sa atin ng hindi pangkaraniwang mga pananaw sa universe sa labas ng ating planeta. Gayunpaman may matagal nang sabi-sabi na ang original mission ng NASA ay talagang tuklasin ang kailaliman ng karagatan. At ang iba ay nagsasabi na nakatuklas sila ng isang bagay na hindi ka panipaniwala at hindi maipaliwanag sa kanilang underwater exploration. Na kung saan naramdaman nila na kailangan na tayong umalis sa ating planeta. Salamat sa kombinasyon ng impossibly deep waters, napakatinding pressure at kakulangan ng araw. Higit sa 80% ng mga karagatan sa ating planeta ay nananatili pa rin isang misteryo. Sa lalim na libo-libong metro, walang liwanag at ang pressure ay napakatindi. Na kung saan kaya na itong dumurog ng halos anumang bagay na hindi dinisenyo para makasurvive. Nabanggit din ng NASA na sa ilalim ng Mariana Trench na halos 7 miles ang lalim. Ang pressure ay katumbas ng bigat ang 50 jumbo jet na dumidiin sa iyong katawan. Ang vast majority sa mga karagatan sa mundo ay nananatiling hindi nagagalugad. Salamat sa kombinasyon ng napakalalim na tubig, matinding pressure at kakulangan sa liwanag na nagiging sanhi ng takot at fascination. At sa kabila ng makabuluang pagsulong ng technology, kakaunti lamang talaga ang naiambag sa pagsasaliksik sa karagatan. Mayroon tayong mga underwater drone at robotic submarine na kayang makatiis sa matinding pressure sa kailaliman. Subalit sa kabila ng advancement na ito, kakaunti lamang ang interest sa ocean exploration. Ang mga bagay na ito ay nagdulot din ng kaguluhan sa buong scientific community na may ilang hahakahaka na ang NASA ay nakakita ng isang bagay na nakakatakot sa 5% na kanilang natuklasan. At habang imposibleng sabihin ng eksakto kung ano ang kanilang natuklasan, isang kamakailang teori ang humataw sa internet. Ito ay nagpapaiwatig na ang NASA ay nakatuklas ng evidence ng past civilization, advanced ancient technology o kahit portal sa ibang dimension. At ang discovery na ito ay maaaring magpabago ng kasaysayan. Ayon din mismo sa mga teori, ang biglaang paglipat mula sa ocean exploration tungo sa space exploration ng NASA ay tinitignan bilang isang pagtatangka na itago ang isang bagay. Ang pagbabagong ito ay maaaring isang strategic move upang i-redirect ang attention ng publiko mula sa original nilang natuklasan sa kanilang mission sa karagatan. Ang paniniwala na ang NASA ay pananatilihing limang ganong information sa publiko ay nakababahala talaga. At bilang isang proyekto na pinondohan ng government, tiyak na posibleng naisin ng NASA na panatilihing limang naturang information. Lalo na kung ito ay may potential na magsanhi ng panik at kaguluhan. At dagdag pa dito, maraming mga conspiracy theory ang pumapalibot sa karagatan. Gaya na lang ng mga video na nagpapakita ng mga higanting galamay na gumagalaw sa tubig, mga larawan ng mga babaeng may buntot ng isda, at mga kalansay na kahuwig ng sirena. Naniniwala din ang iba na natisod ng NASA ang evidence ng extraterrestrial life sa panahon ng kanilang paggalugad sa ilalim ng dagat. Gayunpaman, mahalagang tandaan na walang konkretong ebidensya na sumusuporta dito. At sa kabila nito, ang ideya ng alien ay isang bagay na patuloy na bumibighani sa imagination ng mga tao. At ang possibility na maaaring ang NASA ay nakatuklas ang ebidensya ng ganitong anyo ng buhay ay nakadadagdag lang sa intriga at misteryo na nakapalibot sa topic na ito.
At sa kabilang banda, ang desisyon na ilipat ng kanilang pagtuon sa Kalawakan ay maaaring maging practical lamang. Posibleng nalaman ng NASA na ang paglugad sa Kalawakan ay nagpakita ng mas maraming pagkakataon para sa scientific discovery kaysa sa paglugad sa dagat. At dagdag pa dito, ang pagsulong ng technology sa mga taon ay nakatulong para mas gawing madali at higit na practical na galugarin ng Kalawakan kaysa sa tuklasin ng kailaliman ng dagat. At anuman ang tiyak na teori, malinaw na ang desisyon na huminto ang NASA sa paggalugad sa karagatan ay nagdudulot ng maraming katanungan at nag-iiwan ng puwang para sa haka-haka tungkol sa maaaring natuklasan ng NASA doon. Ang katotohanan ay maaaring hindi na natin malaman, subalit isang bagay lamang talaga ang sigurado. Ang karagatan ng ating planeta ay nagtataglay pa rin ng maraming mga sekreto at talagang kamangha-mangha na malaman kung ano ang maaaring natagpuan ng NASA. At maaari lamang tayong umasa na ang future generation ay patuloy na tutuklasin ng mga lihim na hindi pa rin natin nalalaman.